Amazon Forest. Ano ang unang papasok sa isip mo kapag narinig mo ang pangalan ng lugar na ito? Siguradong isa sa mga nakatatak sa isip mo ay ang mga mapabangis na hayop na naninirahan dito. Tulad na lamang ng dambuhalang anaconda, piranha, at ng higanteng centipede na ito. Sa episode na ito ay pag-uusapan natin ang mga mababangis na hayop na maituturing na halimaw sa kagubatan ng Amazon. Halina't samahan mo kong tuklasin, libutin ang isa sa pinakamapanganib na gubat sa mundo. Amazonian Giant Centipede. Isa na siguro ang uri ng insektong ito ang hindi mo gugustuhin kumapang sa iyong higaan habang ikaw ay natutulog o kaya naman ay makita mo sa loob ng inyong CR. E paano pa kaya kung ganito kalaki ang iyong mai-encounter? Ang centipede na ito ay lumalaki ng hanggang 12 inches. Mayroon din itong kamandag na kapag nakagat ka ay maaaring makaramdam ka ng labis na pagkapagod, pagkahilo at pagsusuka. Sinasabing isang hunter ang mga centipede na may kakayahang maghanap ng kanilang makakain. Madalas ay nasa kuweba sila namamalagi at doon sila ay naghahanap ng kanilang pwedeng mabiktima tulad ng mga paniki. Hindi naman sila agresibo pagdating sa mga tao, ngunit kung makaramdam sila ng panganib ay hindi sila magdadalawang isip na sila ay lumaban. Black Caiman. Ang Black Caiman ay isang uri ng alligator na may ituturing din na pinakamalaking predator sa kagubatan ng Amazon. Nakatira sila sa Amazon River at lumalaki ang mga Black Caiman ng hanggang 17 feet at tumitimbang ng 1,000 pounds. Kung ikukumpara mo ang mga Black Caiman sa ibang uri ng alligator at buwaya, ay hindi sila masyadong agresibo, ngunit hindi ibig sabihin nun ay hindi sila mapanganib. Dahil sa oras na makaramdam ng gutom ang mga ito, ay iba na ang usapan. Dahil ilang pag-atake na rin sa mga tao ang naitala tulot ng Black Caiman. Dagdag kaalaman kaibigan, ang mga Black Caiman ay isang uri ng night hunter na kung saan ay mas aktibo sila sa paghahanap ng makakain sa gabi at sinasabing sila ay mayroong night vision. Red-bellied Piranha. Ang uri ng piranhang ito ay isa sa mga kilala at kinakatakutang isda sa Amazon River na kung saan ay maaari di umano nitong kainin ang isang buong baka sa ilang saglit lamang. May tuturing na scavenger ang mga piranha. Madalas ay magkakasama ang mga ito o yung tinatawag na school of fish. Umaabot ng 12 inches ang laki nito at tumitimbang ng 4 pounds. Dahil sa talas na malarisor ng ngipin ng mga ito ay napakadelikado para sa mga tao ang maka-encounter nito sa katubigan, lalo na para sa mga bata. Dahil siguradong gagawin kang pulutan ng mga ito. Green Anaconda. Ang Green Anaconda ay isang uri ng ahas na boa at ito rin ang pinakamahabang ahas sa buong mundo. Madalas ay namamalagi ito sa katubigan. Kananiwang kinakain o binibiktaman nito ay ang mga uri din ng malalaking hayop tulad ng caiman, jaguar at iba pa. Ang anaconda ay isang uri ng constrictor snake na ang ibig sabihin na sa halip na pag-atake gamit ang kamandag ay pinalilibutan nila ang kanilang mga biktima na mahigpit hanggang sa ito ay mawalan ng hininga. Sensitibo ang balat ng anaconda at kaya nilang maramdaman ang tibok ng puso ng kanilang biktima. Kaya sinisigurado muna nila na wala na talagang buhay ang mga ito. Tsaka nila aalisin ang pagkakalingki sa kanilang biktima. At doon ay kanila naman itong lulunokin ng buo. Aabot ng ilang araw bago nila ito ma-fully digest. May mga naitala na rin na ilang mga tao na nabiktima ng higanteng ahas na ito. Nabigla na lamang nawawala sa gitna ng kagubatan. Mata-mata turtle. Ang mata-mata turtle ay isang uri ng freshwater turtle na matatagpuan sa Amazon Forest. At malaki ang pinagkaiba nito sa ordinaryong pagong na alam natin. Una ay ang mahaba nitong leeg na mas mahaba pa mismo sa sarili niyang backbone. Mayroon din itong kakayahan na magbalat kayo o mag-camouflage sa ilalim ng tubig na ginagamit niya para makapag-hunt ng makakain. Ang paraan ng kanyang paghahan ay mag-aantay siya na may tumaang isda sa kanyang harapan at saka niya ito hihigupin ng buo. Tinatawag din itong side turtle
Dahil nga sa haba ng kanyang leg ay hindi niya ito kayang ipasok sa loob ng kanyang shell, kung kaya ibinabaling na lamang niya ito sa gilid. Umaabot din ng 75 years ang lifespan ng mata-mata turtle. Electric eel. Ang electric eel na siguro ang pinakakaibang species sa buong mundo dahil sa taglay nitong superpowers. Isa itong uri ng catfish na umahaba ng hanggang 8 inches at tumitimbang ng 45 pounds. Ang pinakakaiba dito ay ang kanyang superpower na makapag-produce ng kuryente na labis na nakakamatay. Dalawang uri ng kuryente ang napuproduce nito, ang low voltage at ang high voltage. Ginagamit nito ang low voltage para sa navigation na maaari ding mag-control sa kanyang biktima kung saan niya ito gustong papuntahin. At ang high voltage naman ay ginagamit niya para sa pag-atake at pagdepensa ng kanyang sarili, na nakakapag-generate naman ng halos 600 volts at ang boltaing ito ay sapat na para makapatay ng isang malaking kabayo. South American rattlesnake. Maraming klase na makamandag na ahas sa Amazon Forest at ang rattlesnake na ito ang pinakamapanganib sa kanila. Bukod sa pagiging mapanganib, kilala rin ito sa pagiging agresibo, lalo na kung ito ay makaramdam ng panganib sa kanyang paligid. Napakalakas ng kamandag ng rattlesnake na maaaring maparalisa kaagad ang katawan ng taong matutuklaw nito. At kung hindi maagapan ay maaaring humantong sa kamatayan. Mayroon ding subspecies ang rattlesnake na ito at nagtataglay ito ng dalawang beses na nakakamatay na kamandag na tinatawag namang white venom. Kakaiba talaga ang mga hayop na makikita sa Amazon Forest. Ngunit ang pagiging mapanganib ng mga ito ay masasabi nating self-defense mechanism lamang nila dahil hindi naman sila aatake ng mga tao kung hindi sila ginagambala sa kanilang natural habitat na pilit namang inaagaw ng mga tao sa kanila. Ikaw kaibigan, ano sa tingin mo ang pinakamapanganib na hayop na ayaw mong ma-encounter sa Amazon Forest? I-comment mo naman ito sa baba at atin itong pag-usapan. Sana'y nagustuhan mo ang videong itinampok ng inyong lingkod. Maaari ba ako makahingi ng like? At kung bago ka naman sa aking channel, ay pakiclick na rin ang subscribe button. Pakikalimbang mo na rin ang mahiwagang kampana para lagi kang updated sa mga susunod pa nating i-upload na video. Salamat at lagi mong tatandaan kaibigan na sa bawat misteryo ay may nakatagong kwento.